Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Gemini. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung hindi magre-resonate sa'yo, hindi makarelate sa'yo, okay lang yon. Huwag natin ipilit. Dahil hindi ko po naman talaga makukuha lahat ng energy ng Gemini sa mundo. Pero kung makakarelate ka, makakaresonate ka, kunin mo lang rin yung magre-resonate sa'yo. Kasi pwedeng hindi 100% resonate ang reading na ito. And of course, para sa ibang channel natin, nandiyan na lang po sa description box. Also for personal reading, nandiyan na lang din po Jean Clemente Palmes, yun po yung pinaka-name ng reader. Paki-check na lang po siya sa Facebook. Okay, so let's start your reading. This is for Gemini, kapalaran sa pag-ibig. Kunin muna natin ang main energy mo for our Gemini. We do have here the Emperor in reverse, and we do have here the Ten of Wands in reverse. I feel like I need to get one more, so kukuha pa tayo ng isa. Okay, dalawa yung lumabas. The Star is in reverse, and we do have here the Chariot in reverse. Okay, so meron tayo ditong Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, and Cancer energy. Taurus, Virgo, Capricorn is also here. So sa nakikita natin dito, at the bottom of the deck, the King of Pentacles is also in reverse. I feel like may mga bagay kang hindi matapos-tapos. Could be projects or mga dapat mong tapusin. Kailang hindi mo matapos eh. Alam mo, ang nakikita natin problema mo kasi hindi ka makapag-desisyon or hindi ka makapag... kung ikaw, you know, if you're a leader, this is not for everyone. Maaring hindi mo kayang manduhan. Hindi mo kayang mag... paka-leader ngayon, maybe whatever your reason is, hindi mo magawa yung angking kakayanan mo. I feel like malakas ka dyan, magaling ka dyan, pero may mga bagay na hindi ka makapag-desisyon at hindi mo magawa ng action kasi maaaring may mga rason or sinasaalang-alang ka ngayon. And nakikita natin dito with the Star, I feel like hindi mo makuha yung gusto mong mangyari. Yun nga, yung iba sa inyo, this could be your wish, yung gusto mong mangyari, hindi mo makuha sa ngayon because hindi ka makapag... We do have the Chariot in reverse, so maaaring hindi ka makapag tuloy-tuloy. Okay? Yung iba sa inyo, trabaho, or yun nga, yung project mo, hindi mo matuloy-tuloy, hindi mo kumbaga hindi maging successful kung ano man ito. And yun yung pinaka-main energy mo, no? Yung iba sa inyo, nahihirapan ka pagsabay-sabayin or nahihirapan ka pagdating sa iyong career or sa iyong finances. Okay? Kung ikaw may negosyo, ganun din. Maaring meron kang something na gusto tapusin kaya lang hindi matapos-tapos dahil maaring meron kasi sinasaalang-alang. Okay? So, sino ba itong person na kakonect mo when it comes to love? Kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, huwag natin ipilit. Maaring ang reading na ito ay hindi para sa'yo. Kung nakaka-relate ka naman, nakaka-resonate ka, ma-appreciate ko kung mag-like kayo at mag-comment. Okay? So, kunin na natin yung main energy ng person mo for our Gemini. So, we do have here the Six of Swords, the Nine of Cups, the Queen of Wands, the World, and we do have here the Three of Pentacles. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay, so sa nakikita natin, yung person mo is currently moving on. Nalulungkot siya, no? Nasasaktan siya, maaaring. Pagdating sa finances, okay. Okay yan sinasabi dito sa person mo. Maaaring may mga tumutulong sa kanya, may mga nag-a-advise sa kanya kung anong kailangan niya gawin. Pwedeng may distance or separation na nangyayari sa inyo dito person na ito. And I feel like your person is currently nag-move on siya. Pero hindi naman common nag-move on is ino-open niya agad yung sarili niya sa iba. This could be an ex, okay? And pwedeng, ang concentration niya is money. Ayan, kung may mga, kung medyo may, I don't know, kung may mother, or, I'm seeing a mother figure. So, etong mother figure na ito sa buhay ng person mo, nandito yung concentration niya. Okay, yung iba, literal na magulang yon, literal na nanay. Pero yung iba, that could be tita or what, pero nandito yung concentration niya ngayon. Parang gusto niyang ibalik, maaaring yung kabutihan na ginagawa nitong taong to. So, nandun yung concentration nitong taong to. So, wala siyang, pagdating sa love, or pagdating sa connection ninyo dalawa, this could be an ex, and tinatry niya mag-move on ngayon. Okay, so ano nasa isip ng person mo?
Wala tayong gender specific, guys. Mapababae, lalaki, LGBTQIA+ are welcome. So, ano ang nasa isip ng person na ito? Okay, ang nasa isip niya, we do have here the High Priestess. That's a major arcana. We do have here the Seven of Wands in reverse, the Queen of Pentacles, and the Two of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. The Sun is at the bottom of the deck. Currently, pwedeng nalulungkot ng person mo kasi maaaring nararamdaman niya yung mga pinaghirapan niya or pinaghihirapan niya ngayon ay walang nangyayari, walang napapala. I feel like with the High Priestess, malakas ang spiritual knowledge nitong person mo. Magaling din siya kung baga spiritually, maaaring meron siya mga angking kakayanan, pinaniniwalaan, or may yung iba sa inyo, this could be a very religious person. Pwedeng relihiyoso itong taong ito, or meron siya mga pinaniniwalaan regarding sa relihiyon niya. Pwedeng ganun, no? Nakikita natin with the Queen of Pentacles, meron siya mga choices na kailangan gawin sa trabaho niya, sa career niya, sa kanyang negosyo, kung meron siyang negosyo, no? So, meron siyang mga desisyon na kailangan gawin dyan. And, nandito yung focus niya ngayon. Kaya lang ngayon, nakikita niya, kahit anong gawin niya, parang hindi niya nakikita yung nagiging resulta. Okay? So, hindi na rin siya nagiging masaya dahil doon, of course. No? Maybe, napapagod at nahihirapan. But I don't feel like, nahihirapan siya. Mas nakikita natin na, ini-enjoy naman niya yung kanyang ginagawa. Pero, siyempre, kung ikaw ay may ginagawa, gusto mo rin siyempre ng resulta doon sa ginagawa na yun. So, yung person na ito, medyo nalulungkot siya kasi doon sa part na yun, wala siyang nakikitang resulta. Okay, malungkot lang siya sa part ng resulta. Pero sa ginagawa niya, nakikita natin na kahit papano, interesado or masaya naman siya. Okay? So, ano ang emotion ng person na ito? Towards you, towards your connection. We do have here the Nine of Swords and the Ten of Cups. So, nakakita tayo ng mga problema ang usapin sa pamilya. Okay? So, I don't feel like nasa iyo ang attention nitong person na ito. Actually, wala doon. Wala sa relasyon nyo, wala sa connection nyo. Okay? Sa connection nyo, wala. Mas nakikita natin, nakafocus siya sa sarili niya. And pwedeng ikaw din, ganun rin naman, nakafocus din naman sa sarili mo. Yung person mo, meron siya mga pinagkaka... I'm hearing utang. So, pwedeng yon. Gusto niyang matapos itong utang na ito. Gusto niyang... maybe matapos or... Hindi para sa lahat yung utang, but high chance that the problem is utang. Pwedeng pagkakautang ng pamilya, ganyan. Or pwedeng... Kaya nakakakuha ko ng story na kaya nagkaroon ng utang kasi nagkasakit si ganito or yung pwedeng yung high chance nga the mother figure really badly need his or her help. Kailangan ng tulong niya. So, itong si mother figure maaring nagkaroon ng kautangan and si person mo ang kailangan magbayad doon. So, yun ang nakukuha natin. Pero, hindi yun para sa lahat, guys. Hindi para sa lahat yun. I feel like this is personal reading, by the way, ha. Kanina ko pa nararamdaman na parang isa lang or napakakunti lang sa inyo ang kausap ko. So, this could be a reading. Sobrang namamblema siya because of this family problem. Yun yung pinakanakuan. Sa'yo, wala talaga tayo nakikita na connection or iniisip or emotion regarding sa'yo. So, what will happen in the near future for the both of you, for our Geminis? New love is coming. The Ace of Cups is here. The Hierophant is in reverse and we do have here the Lovers. New love, new relationship, partnership ang nakikita natin dito. Okay, and nakikita natin dito with the Ten of Swords. I feel like may mga bagay or may tao na tutulong sa'yo regarding sa... Remember na may kailangan kang gawing desisyon, may kailangan kang gawing, maybe yung iba sa inyo, may kailangan ka rin tapusin. Nakikita natin na may tutulong sa'yo. Okay? May tutulong sa'yo regarding that. And, who is this Hierophant? I'm really interested dito kay Hierophant kasi ito yung nagpapakita ng energy ng person na interesado sa'yo. Okay? I'm sorry. I'll just get this. Hindi ko ito kukunin. Okay, the person
na nagpapakita dito, this could be a new person with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. More like take, ano siya eh, risk taker. Okay? Pag gusto niya, gusto niya. Gagawin niya, gagawin niya. So, nakikita natin, pag gusto kanya, gusto kanya. Hindi siya para magdalawang isip regarding dito. Pero nakikita natin, pwedeng dumating siya sa buhay mo, pero hindi agad niya sabihin kung anong intention niya sa'yo. Ayun nga, no? So, nakikita natin, pwedeng nakatago pa yung emotions dito. So, this could be an admirer na parating sa'yo, pero pwedeng siya na ang next relationship mo. Okay? So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all and bye-bye.